Oh no! Tanghaling tapat nga pero inuman pa rin ang dadayuhin ko. Hindi mo kaya mare, naka-backless pa ako. Bago nga ako makarating sa iinuman ko, marami muna akong pagsubok na dadaanan. Este kanal pala mare. Inilaban ko talaga tong backless ko kahit alam ko mamaya may pulmonya na ako. Syempre mare, pang madiinan yung mga kainuman ko kaya nakapang madiinan din ako. Shoota ka, ang pangit mong maglakad. Nag-burger nga ako habang nasa biyahe. At pagkadating na pagkadating ko, nagpapangit agad ako. Sobra-sobra na kasi yung ganda ko kaya medyo binabawasan ko. Napakahirap nga ng sitwasyon ko at minsan nakakapagod na maging sinungaling. O diba, mukha akong iaabay sa buhok ko. Pagkatapos ko ang mag-ayos, sakto dumating yung mga boss ko. May konting meeting lang pero nauwi sa tawanan. Pumayat ka ba? Sir naman, ano ba? Ano ba? Beach ready? Ganda. Beach ka daw, sabi. Ay, oo. Beach ready, beach. Panira talaga tong sugar daddy ko, pinupuri na nga ako ni boss na pumayat. Nagpapapayat talaga ako mare dahil may pinaghahandaan ako. Ako na kasi yung susunod na demonyo sa label ng jean. At dahil hindi nga ako makausap ng matino, nilayasan na ako nila boss. Kaya naman bumalik na lang ako sa ginagawa ko, nagbabawas ng ganda. Hindi ko na nga naituloy dahil dumating na yung mga host para i-briefing ako. Nakakaselos lang dahil hinahanap nila sa akin yung pitchel ko. Habang nagpa-practice nga kami, dumating na yung silent sanctuary. Shoota mare, nagkita na naman kami, nakakahiya pa naman yung nakaraang ginawa ko. Nagwala kasi ako nung tumugtog sila sa Alaminos, Pangasinan. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa kahihiyan, madadagdagan na naman dahil tutugtog ulit sila. Nagpa-practice na nga kami at parang wala akong nadidinig at naiintindihan sa mga sinasabi nila. Shot puno! Ayun ang naintindihan ko, yung shot puno. Buti na lang mare at mag-i-start na ako dahil hindi ko sila kayang makasama sa iisang kwarto. Naaalala ko kasi yung mga pinaggagawa ko, nahihiya ako. Pero mamaya kapag may tama na ako, hindi na ako mahihiya. Kukuha muna ako ng lakas ng loob sa jean. Papasok nga ako mare at bigla akong nahawak sa puso ko. Oo mare, may puso ako, hindi puro atay. Bigla nga akong kinabahan dahil kumpleto ang mga boss. Ang akala ko pa naman yung atay ko kakabahan. Naupo lang muna ako at nagulat ako, biglang tumumba yung jean. Shoota mare, yung jean na sumusuko sa akin. Jean nyo, pagod na. Kaya talaga ako in-invite dito mare para itayo tong jean. Ikaw naman, napakahina naman ang loob mo, ako lang to. Nung umalis na nga ako, tumayo na siya. Sa sobrang dalas kong uminom, yung jean na nanawa sa akin. Umakyat na nga ako ng stage at sayang naman yung paglalabas ko ng likod. Hindi ako pwedeng umuwi hanggat walang pulmon niya. Magtatampo talaga yung likod ko kapag hindi ako nakasagap ng pulmon. Nasa stage nga ako pero wala naman akong bilang. Nagpunta lang talaga ako dyan para manggulo. San ka naman nakakita ng nag-host apuratawa? Namali yata ako nang napuntahan, dapat yata sa comedy bar. Sa wakas nga mare, natapos na rin ako kaya makakainom na ako. At dito na nga ako dumiretso sa Hinebra Girls, marami silang timpla. Nahuli pa nga ako ng sugar daddy ko kaya ang sabi ko sa kumari ko, mag-hi siya. Akala ko pa naman na iligaw ko na siya, nasundan pa pala ako. Habang nag-i-enjoy nga akong uminom, tinangay ako ni ma'am. Ma'am naman, umiinom yung tao, istorbo ka.